Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, gagawa tayo ng raisin bun. So ito yung ating mga kailangang ingredients: flour, milk, raisin, butter, egg, vanilla, yeast, salt, and sugar. So unahin muna natin guys, i-mix yung ating mga liquid ingredients. Ito yung ating warm milk. Then, lagyan ko na ng sugar. Tapos, isama ko na rin yung ating yeast para umaktif. Actually, instant yeast po siya. Pero, dahil nga malamig ngayon, so, kailangan ko muna siyang, para madaling tumubo yung ating dough, kailangan natin munang i-mix na lang sa warm milk yung ating yeast. Kasi, pag malamig, mahirap po tumubo yung ating dough. So, yun guys, lagay ko na rin yung egg. I-mix na lang din natin. Mga ilang minutos lang to guys. Ano na siya, pwede na siya natin i-mix sa ating dry ingredients. So, lagayin na natin ng vanilla. So, ayan na guys, isit aside lang natin. Then, yung ating namang dry ingredients ang ating i-mix. So, ito yung ating bread flour. Pati yung ating sugar. Salt. I-mix lang natin. So, ito na guys. Ihalo lang natin yung ating liquid ingredients sa ating dry ingredients. Kasi, kakaunti lang naman yung ating ginawa. Madali lang siyang paghalo-haloin. Pagkatapos natin guys, i-mix lahat ng dry and wet ingredients. I-rest lang natin siya ng mga 20 to 30 minutes saka natin siya masahin. Takpan lang muna natin siya. Yan. So, ito na siya guys after 20 minutes. Madali siya kasi masahin pag inirest muna siya. So, ayan. Ininid lang natin ng mga siguro 12 to 15 minutes hanggat sa maging elastic na yun ang ating dough. Medyo soft siya guys, pero pag na-knead na yun na mabuti, maging okay na rin yan. Ayun ang purpose, kaya nire-rest ko muna para hindi siya mahirap masahin. Pero super ganda ng kanyang kinalabasan at super lambot ng yung tinapay after ng maluto. So, maglagay na rin tayo ng idadas lang natin ng bread flour din yung ating
So, ayan na guys, after natin manid ng mabuti, idadagdag na natin yung ating raisin. So, ayan. Siguraduhin lang na malagyan lahat ng raisin. So, kung gusto nyo pang dagdagan yung raisin na para sa inyo ay kulang pa, pwede din naman. So, ayan na guys. Okay na yung ating raisin. Pwede na natin pa alisahin yung ating dough. Maglagay lang tayo ng konting oil sa ating mixing bowl. Then, lagyan na rin natin ng oil ang ating dough para hindi siya magkaroon ng elephant skin. Paalsahin lang po natin siya ng mga siguro mga 1 hour. So, ito na yung ating dough, guys. Nagdoble na yung kanyang size. So, ayan. Tanggalin na natin yung gas. So, hindi na ako gumamit ng weighing scale para timbangin kasi pang ano lang naman to. Hindi naman ibebenta, kami lang yung kakain. So, tantatantya lang. Pero kung gusto nyong pangbenta, kailangan nyo talagang timbangin siya para pantay-pantay yung size niya. So, ito na guys, i-rest lang natin to na mga 30 minutes hanggang magdoble yung kanyang size. Pahiran lang natin ng egg wash guys. So, ayan.